Ang katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo. Behold the body of Christ, Jesus our Savior and life. Rejoice, O people of God, we are the body of Christ. Ang katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo. Behold the body of Christ, Jesus our Savior and life. Rejoice, O people of God, we are the body of Christ. Peace. It's break time. Kumusta po kayo? Saglit lang po, break muna sa maraming yung ginagawa dyan sa bahay. Break time muna at samahan niyo ako sa pagninilay sa mabuting balita natin ngayon. Ngayon po ay May 6, 2022. At ang mabuting balita po natin ay mula kay John chapter 6 verses 52 to 59. Nagtalo-talo ang mga Hudyo. Papaano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Isinugo ako ng buhay na Ama at ako ay nabubuhay dahil sa kanya. Kayon din naman, ang sino mang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain niyon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi ito ni Jesus sa sinagoga habang siya'y nagtuturo sa Capernaum. Ngayon po ay Biyernes, sa ikatlong linggo sa panahon ng muling pagkabuhay. Happy Easter! At ang magandang balita po natin sa araw na ito ay si Jesus, ang pagkaing nagbibigay buhay, ang pinakasentro ng pananampalataya ng inang simbahan. So narinig po natin na nagtatalo-talo ang mga Hudyo. Di sila magkaintindihan. Nagtatalo-talo. Hinggil sa bagong katuruan ni Jesus nang sabihin niyang, ako ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit.
Tandaan po natin na ang mga Hudyong ito na nagtatalo-talo ay mga tagasunod ni Jesus. Mga taong pinakain niya sa ilang. Libo-libo sila at sa taya nga ng mga apostoles, 5,000 kalalakihan di umano. Hindi pa kabilang ang mga bata at mga kababaihan. Silang lahat na sinabihan ni Jesus na hinahanap niyo lang ako dahil kayo ay nabusog. Sila na kinukumbinsi ni Jesus na hanapin at tanggapin ang tinapay na hindi nasisira, ang tinapay na higit na mainam kaysa mana na kinain ng kanilang mga ninuno sa ilang. Ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit na ibinibigay ng Diyos sa kanila, ang kanyang katawan at dugo, ang kanyang laman at dugo. Pero ang kanilang naguhumiyaw na objection ay, paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Ngunit, imbes na pakalmahin Jesus ang pagkatalo-talo ng mga Hudyo, binigyang bigat pa niya ito sa kanyang sumunod na sinabi. Sabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin, at ako naman sa kanya. At yun na, natapos ang tala ng mabuting balita natin sa araw na to, sa pagsasabing ipinahayag ito ni Jesus sa sinagoga sa Kapernaum. Ang sinagoga kung saan ang mga Hudyo na malayo sa templo ay nagkakatipon upang mag-aral ng mga kautusan ni Moses, magpuri at mag-alay ng mga handog sa Diyos. Dito, inilahad ni Jesus ang katuruan niya bilang siya ang kanyang laman at dugo, bilang tunay na ipagkain at tunay na inumin. Kaibigan, ang pinakasentro ng pananampalataya ng inang simbahan ng Sangka-Kristiyanuhan ay si Kristo Jesus, ang tinapay ng buhay, ang banal na Eukaristiya. Ang katuruhang ito ang nagbubukod sa mga Kristiyano sa lahat ng organisadong relihiyon sa buong mundo. Mula sa mga apostoles ni Jesus, ang katuruhang ito ay tanggap ng lahat na tunay at totoo magmula pa noon hanggang sa ngayon. Nagkaroon lamang ito ng issue, no? Hinggil sa katotohanan ng katuruan ito matapos ang Reformation noong 12th century, kung saan ginawang issue ni Berengar of Tours kung totoo ngang nagiging material na katawan at dugo ni Jesus ang tinapay at alak. Ito naman ay pinick up noong panahon ng Protestant Reformation noong 1500 sa pagitan ni Luther at Zwingli. Parehong Protestante na humiwalay sa inang simbahan. Correction, yung una pala ay noong Middle Age, noong 12th century, at ang Reformation ay nangyari lamang noong 1500s. Okay? So, bakit po kinailangan kong banggitin ito ng saglit? Kasi nais kong maunawaan natin na ang pananampalataya ng inang simbahan mula pa sa simula ay ito. Tunay na nagiging katawan at dugo ni Kristo ang tinapay at alak sa misteryo ng transubstantiation. Tunay na pagkain at tunay na inumin ang katawan at ang dugo ni Kristo Jesus.
na nagaganap sa liturhiya ng inang simbahan. Bilang patunay sa Didake, ang pinakamatandang aklat ng katuruan ng inang simbahan ng mga apostoles ni Kristo Jesus na nag-e-exist mula pa noong ikalawang siglo matapos umakyat sa kalangitan si Jesus ay nagsasabing, "Huwag kumain o uminom ng iyong Eukaristiya ang sinuman maliban kung sila ay nabautismuhan sa pangalan ng Panginoon." Sapagkat tungkol dito ay sinabi rin ng Panginoon, "Huwag ibigay sa mga aso ang banal." Gayon din, sa sulat ni San Ignacio ng Antioch noong 106 AD sa mga Kristiyano na mga taga-Roma sa Rome, sabi niya, "Ninanasa ko ang tinapay ng Diyos, ang tinapay na makalangit, ang tinapay ng buhay na siyang laman ni Jesucristo, ang anak ng Diyos, na pagkatapos ay naging binhi ni David at Abraham, at ninanais ko ang inumin ng Diyos sa makatuwid na kanyang dugo na walang kasiraang pag-ibig at buhay na walang hanggan." Dugtong pa niya, "Lumayo kayo sa mga erehe, sila ay umiiwas sa Eukaristiya at sa panalangin sapagkat hindi nila ipinapahayag na ang Eukaristiya ay laman ng ating tagapagligtas na si Jesucristo na nagdusa para sa ating mga kasalanan at ibinangon ng Ama sa kanyang kabutihan." Kaibigan, simula pa noon, ito na ang pananampalataya ng inang simbahan. Hindi po ito isang imbensyon na nagmula sa isang imahinasyon lamang, kundi ito ay isang katotohanan ng pananampalataya na ipinahayag at ibinunyag ni Kristo Jesus mismo sa kanyang mga apostoles at disipulo, sa kanyang simbahan, ating inang simbahan. Kaya naman po, kung inyong mapapansin sa ating simbahan, may dalawang altar. Una, ang altar ng salita ng Diyos. At pangalawa, ang altar ng katawan at dugo ni Kristo Jesus, ang Eukaristiya. Kaya sa tuwing nagsisimba kayo at binibigyang focus ng liturhiya ng inang simbahan ay si Kristo Jesus, walang iba bilang ang salita ng Diyos at si Kristo Jesus din bilang ang tinapay at inuming nagbibigay ng buhay. Sa unang bahagi po ng misa, kung inyong papansinin, ay nakikinig tayo sa salita ng Diyos mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan kung saan matingkad dito ang mabuting balita, ang ebanghelyo na si Kristo Jesus ang ating Panginoon na tagapagligtas. Sa pagkakataong iyon, binabasa, pinagninilayan, at pinagbabahaginan si Kristo Jesus ang salita ng Diyos sa humiliya ng inordinahang ministro na umaakto sa persona ni Kristo. Matapos nito, lumilipat ang pari mula sa altar ng salita patungo sa gitnang altar, ang altar ng katawan at dugo ni Kristo Jesus. Dito, hindi lamang aalalahanin ang ginawang pagpapakasakit at pag-aalay ni Kristo Jesus ng kanyang buong pagka-Diyos at pagkatao sa ikatutubos ng kasalanan ng sanlibutan. Ngunit ito rin ay isinasa ngayon. It will be made present. Hindi panibagong sakripisyo, kundi ang kaparehong sakripisyo ni Kristo Jesus na tatangi at iisa. Subalit, isinasa ngayon in the instrumentality of the ordained minister acting in the person of Christ. Ito ang pananampalatayang buhay at totoo. Na sa tuwin ang tinatanggap natin si Kristo Jesus, ang kanyang katawan at dugo bilang tunay na pagkain at tunay na inumin sa sakramental na kalalagayan, tayo ay nagiging mga buhay na anak ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi ba't
Totoo ang kasabihan, you are what you eat. May direktang epekto sa ang pagkain sa ating katawan, sa ating pagkatao. Kung panay junk food at fatty foods ang kinakain mo, magkakasakit ka ng high blood pressure at obesity. Kung panay kanin o rice ang main diet mo, tataas ang sugar level mo, ikaw ay magiging diabetic. Kung gulay naman ang main diet mo, ayos daw yun, iwas sa mga sakit, masahaba daw ang buhay mo. Pero, how about kung kasama sa iyong diet ang pagkaing espiritual? Tutal, totoo namang ikaw ay espiritual dahil ikaw ay hindi lang katawan, kundi may kaluluwa rin. You are embodied spirit, composite of body and soul, diba? So when you eat the body and blood of Jesus Christ, you will become like Jesus Christ. That is why Jesus said, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Napakaradikal. Napakaradikal po ng turong ito ni Jesus. Walang sino mang mahuhusay na pantas. At mga nagtatag ng kani-kanilang mga relihiyon ang nagtuturo nito. Kasi hindi naman sila Diyos. Hindi sila Diyos. Hindi nila kayang gawin ang ginawa ni Jesus. Ang ipagkaloob niya ang kanyang sariling katawan at dugo bilang tunay na pagkain at tunay na inumin. Kaya naman, ang hamon po sa ating lahat ng inang simbahan at sa inyo, sa marami sa inyo na ang taguri sa sarili ay mga Kristiyano ay ito. Magtatalo-talo pa rin ba tayo hanggang ngayon? Manampalataya na po tayo bago pa mahuli ang lahat. Tanggapin ng buong kapakumbabaan gamit ang ating talino at kalooban na si Kristo Jesus. Ang kanyang laman at dugo ay tunay na pagkain at tunay na inuming nagbibigay ng buhay sa banal na Eucharistia. And the more we eat and drink of the body and blood of Jesus Christ, the more that we remain with Him, the more He remains with us, the more we become like Him, the beloved children of God, who will inherit what is rightfully ours as children of God the Father in Jesus Christ by the power of the Holy Spirit. And that is life everlasting. So, the choice is yours. Have faith. Choose faith. Pagpalain nawa tayo ng Diyos, ipagadya sa lahat ng masama at ihatid sa buhay na walang hanggan. Amen. Peace!